Naglabasa na rin ang iba pang nagre-reklamo tungkol sa pagdami ng lamok sa kanilang lugar. Pinag-aaralan naman ng Department of Health kung may kinalaman ang temperatura ngayon sa pagdami ng mga lamok. Nagpapatrol si Nina Corpus. Ganito karami ang lamok na sumasalubong sa residente ng bahay na ito sa Barangay Santa Lucia, Pasig. Biglang dami raw ang lamok sa kanila at mas malalaki raw ang mga ito ngayon. Sa gabi na nga lang, lagi kang puyat. Hindi ka na makatulog sa dami ng lamok. Punta ka dito ng mga alas 6, alas 7. Yung camera mo, hindi mo makikita. Wala ka na makikita. Puro lamok na, nasa lens ng camera mo. Paypay ng paypay din ang kapitbahay nilang si Lilia at ubos na ang insect spray niya. Humingi na raw sila ng tulong sa barangay. Papa-spray mga once a week. Pero wala pa rin, mabalik pa rin eh. Mga kapitbahay sila ni Heidi na nakausap ng ABS-CBN News Team kahapon na siyang kumuha ng video ng sangkatutak na lamok. Ilang beses na raw nagpa-spray ang barangay pero wala pa rin pagbabago. Hinala nila galing ang lamok sa Manggahan floodway na halos hindi na umaagos dahil puno ito ng water lily. Sana matulungan kami ng iba kung paano namin masugpo yung lamok talagang napakarami. Ayon sa DOH, ang pagdami ng lamok ay dahil sa maruming paligid. Pero sinabi rin nila na gusto ng lamok ang hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig na panahon. Merong mga range ng temperature na talagang dumadami sila. Pinag-aaralan na ng DOH kung may kinalaman ang pagdami ng lamok sa temperatura ngayon. Kaugnay po ng pamimestre ng mga naglalaki ang lamok sa ilang lugar sa Metro Manila. Baka parami na si Dr. Lyndon Lisuy, DOH Program Manager on Dengue and Emerging Infectious Diseases. Doc, good morning po. Yes, Egan, good morning po. May dapat po bang ika-alarma, no? Pangamba ang ating mga kababayan. Ito po, mga lamok na malaki raw at masakit pang mga gat. May mga dengue hubang dalayan? Well, itong kung may dapat ika-alarma, hindi natin pwede sabihin na walang dapat magiging walang dapat, problema opo. Na hahayaan lang nila magiging complacent sila. Mm-mm. Pero doon sa katanungan na kung may dalang sakit itong mga lamok na ito, ito po yung mga ordinary house mosquito na nakikita natin dati pa. Yun nga lang, medyo mas malaki po ang representation nila ngayon. Mm-mm. Hindi po ito yung lamok na nagdadala din ng mga dengue viruses na siya nagiging nagka-transmit ng infection. So, mm-hmm. wala pong sakit dala ito, pero hindi natin pwede sabihin na hindi po dapat sila maalarma dahil ang root cause pa rin ito, may problema sa kapaligiran kung bakit maraming lamok po.